Good evening, Kunizens! At welcome na naman sa isang episode na Nusto Ko Yan! Kasama niyo pa rin ako, your host, Darla! At tonight, isa na namang connected na bandingan ang magaganap. Wow! 178,000 na agad tayong nanonood dito. Thank you so much sa mga present na dyan. Hi, Elanone! I-share niyo na yung stream natin ha, para dun sa mga hindi pa nakakapasok, maka-join na agad sila sa chikahan natin tonight. Kasama si Richard Juan, si Russo Laurete, and of course, ang Ralph Gale. Kaya bago natin sila paakyatin, sana makapag-drop na kayo ng mga virtual gifts. Kaya ba natin ng mga 50,000 diamonds? Or kung ilan na maabot nyo, carry lang yan. Pero habang inintay natin silang umakyat, magbalitaan muna tayo ng mga kaganapan this week. Ang bongga-bongga kasi parang in-announce na, di ba? Hindi ko maalala nung, basta this week, in-announce na ng Enderon Colleges at ng Star Magic ang latest partnership po nila. Ang bongga kasi our very own tatay sa Star Magic, our Star Magic head, Direk Loren Jogi. Siya po ang member na po siya ng advisory board ng ating ano ba to? Enderon Colleges, Bachelor of Multimedia Arts. Ang taray, di ba? Pati sa Enderon, may partnership ng Star Magic. At hindi lang yan, nung Monday, nangyari na rin po ang premiere ng pasabog na Lyric and Beat. Ganyan. Ang daming nang ganap, ang daming mga pamilya kon sila, may celebrity screening, ganyan. Sayang hindi naman tayo naka-attend doon dahil busy ang Marites nyo. Pero abangan natin ang mga nakaka-excite na mga eksena sa Lyric and Beat. Mapapanood na natin yan starting August 10. Pero speaking of mga napapanood na, nung Thursday, my God, naloka ako. Sumabay pa talaga ako kay Andy at saka kay Gail na naka-absent dun sa premiere night. I was supposed to watch the premiere night of Connected. Pero meron tayong labadang kailangan tapusin, so hindi tayo naka-attend. Pero huwag kayong mag-alala dahil magpapa-update tayo tonight sa cast po ng Connected. Wow, 279,000 na tayo. Thank you. Keep sharing our live and keep dropping your virtual gifts to show support para sa ating Connected cast. Maya-maya lang paakyatin na natin sila. Tingnan natin sino mga nandito. Oh, ayan. Sino mga nandyan? Mag-comment kayo guys. Comment down below. Sino mga ano mga chinship nyo? Uy, may mga K-Delex na nandito. Fans ni Kauri, nakabi-birthday lang. Belita, happy birthday, Kau-Kau. Ayan. Hi sa mga fans ng Ralph Gale, ni Richard, Francette, ni Rusu. Thank you for being here. Ayan, ang dami na. Uy, timbahay ng K-Delex. Hello. Don Bell, hello. Ayan, abangan nyo pa rin po ang ASAP natin to tomorrow dahil tomorrow na po ang pagbabalik ng Popstar Royalty Sarah Geronimo sa ASAP natin to. So abangan nyo po yan. Abangan nyo, andun din ang BGYO, ang Beanie. Andun din si Adi tomorrow. Oh, Gail. Gail ba now is the kisser? Gail, bakit kaya the kisser si Gail? Ba't tinatawag yung the kisser si Gail? Sana mag-guest din si Kauri. Yes, alam niyo naman si Kau-Kau na busy lang po kasi sila sa His Into Her. Hindi ko alam ba't di siya nakakapag-guest pag nandun sila, Don Bell eh. Team Bahay po kasi hindi makapunta sa Resorts World Manila. Ay, okay lang yan. Marami naman kayo mga ganaps na makikita online. I-follow niyo lang lagi ang Star Magic Philippines dito sa Kumu at pati na rin ang iba pang social media accounts ng Star Magic para updated kayo lahat sa mga ganap ng mga shinship nyo. Ayan. At meron po bang update sa Don Bell? Ay naku, tomorrow. May Don Bell po tayo tomorrow, of course. Tapos abangan nyo yung fangirl moment ni Bell kay Coach Bamboo. Tapos 2 PM sa YouTube channel ko, in-upload ko. Huwag na kayo magreklamo ha kung pangit yung audio at pangit yung coverage. Ha? Mga on-the-spot video-video lang yon. Nakunan ko lang kasi yung pagpa-fangirl ni Bell kay Coach Bamboo. Abangan niya tomorrow. Pero ngayon, 8:37 na, baka gahulin tayo sa oras. Paakyatin na natin ang ating mga connected cast. Of course, nandito ang Ralph Gale, Richard, and Rusu. Akyat na. Ang taray, parang buksan na yan. Hi, Gale. Hello. Oh, ayun na si Hi. Rusu. Ralph. Richard. Yo, what up, what up, what's up, everybody?
Oh, isa-isa mo kayo mag-thank you, mag-hello sa mga fans niyo. Oh, ladies first. Sige. Good evening, good afternoon, and good morning sa inyong lahat. Hello everyone that is here tonight on Star Magic Philippines. And mayong gabi in, Miss Darla. May gabi eh. And also want to shout out to Team Don Bell, Katie Lex, and Kauri. I see you guys there. And of course, to Team Connected, Team Gail, Team Ralph, Team Richard, and Team Rusu. Thank you for Team us. Ralph, Gail, ay kalimti. Sinabi ni Team Gail, Team Ralph, ang Team Ralph, Gail. Kay Ralph naman, unta. Siya nalang mag-shout out kay Pero, lahat. Wait, bago magsalita yung voice natin, sagutin mo agad yung comment. Na-curious ako, bakit Gail the Kisser? Dahil po sa movie, sa Connected. Hi! Oh my gosh! Oh my gosh! O Ralph, si Ralph ang naka-experience ba nun? Charot! O Ralph, mag-hello ka muna. Hello sa inyong lahat. Hello sa inyong mga kapamilya. Hello sa lahat po na nandito sa Team Ralph, Team Gail. Sa Team Ralph, Gail, may nakikita din ako from Don Bell. Hello sa mga fans ng Don Bell. Sa fans ni Kauri. Hello sa inyo. And magandang gabi sa inyong lahat. Rusu! Masaya po ba ni si Rusu? Di ba Rusu? Yes po. Opo. Go Rusu! Mayang gabi sa tanah. Magandang gabi sa lahat. Nanonood dito. Maraming salamat po dahil andito kayo ngayon at binigay niyo yung oras niyo. At maraming salamat po sa support ang binigay niyo po sa Connected Movie po. And of course, Richard. Oh, may kanina pa comment ng comment chart. Oh, ang pogi ni Richard. Sabi ni Ate Jai, Kauri fan. Ano nga sa'yo? Ay, mali. Sorry. Kumusta, everybody? Hello, what's up, guys? Thank you for having me here. So much fun. I know we're gonna have a lot of fun na mag-chika-chika lang tayo about Connected. And syempre, for our 200 plus viewers nandito, hello. Hello na lang. Nakakaloka kasi nakita ko yung mga pictures nung premiere night. Sabi ko, bakit nag-iisa lang si Amandang girl? Ito ba, si Andy na nag-invite sa akin, wala din doon. Pati si Gail, wala. Kamusta pakiramdam mo ngayon, Gail? Okay ka na? Medyo okay naman, doing better. Pero hindi pa 100%. But good enough to be here. Oo, pero syempre yung mga present dun sa ano feeling na sa first ever movie ng Star Magic Studios, kayo yung nagbida at napanood yun na finally yung sarili nyo sa big screen agad. Anong feeling? Ralph, Richard, Rusu? Sa akin po, Miss Darla, sobrang saya kasi sobrang overwhelmed kasi hindi ko alam kung paano ko lahat i-hello lahat kasi so first time nga namin since nung nakalabas po kami sa bahay ni Kuya na makakita ng ganong karaming tao po na nagsosupport po talaga sa amin. Lalo na ngayong premiere night po nga po namin sa Connected. Kaya sobrang saya lang na makita sila in person. Hindi ko mapaliwanag yung saya na nararamdaman ko noong time na yun. Rumed so, carpet pa kayo, ha? Oo nga po eh. Ano sabi ng mama mo? Po? I'm sure proud na proud mami mo. Kaya, nasa pelikula ka na. Kaya nga po eh. Parang pangarap ko dati. Ayun po. See, how about Rusu? Ayun po, Miss Darla. Sobrang saya po dahil parang dati na nasa PBB pa po kami. Napag-uusapan lang po namin na sana magkaroon ng project na magkakasama tayo. Parang ganun po. Sabi ko pa dati, kahit kontrabida lang ako, kahit maging inaaway ko lang yung Kodria. Yun sila po yung inaasar ko. Naging totoo po, parang naging kontrabida po ako sa buhay ng dalawa. Sobrang saya po talaga. Congratulations naman. O ikaw Richard, ikaw lang ang mag-isa sa batch mo na nandiyan, di ba? Sa movie. Yes, correct po. Oo. For me, I mean, lagi ko sinasabi ito na parang like, I'm very happy na syempre ako as a host ng PBB Connect noong time na yan, I've been watching their stories, mga kwento nila, and syempre may mga clicks-clicks na sila din. Syempre, ang PBB Connect housemate sila yan. Ako naman yung parang yung hindi mo pang big brother, but I'm the one that knows about their stories and all that, and hindi naman nila alam ko pala. So parang minsan may mga nagkukwento sila ng mga stories na tungkol sa buhay nila na ako hindi ko nga alam anong sasabihin ko dito. Sasabihin ko ba na alam ko yung kwento or parang kung why hindi ko pa alam eh. Diba? May mga ganun na moments. Pero yun, I think at the end of the day, I'm super happy na they welcome me with open arms, kaya naging parang isang barkada na din, kaya masaya rin ako. Oh, bongga. Ikaw ba, Gail, nung ano, kahit wala ka sa premiere night, nakapanood ka nung streaming? Oh, of course. Oo, nakita mo naman yung init ng ano reception ng tao, ng mga sumuporta.
Yes. I had the feeling of FOMO, pero at the same time, I'm happy at least andun sila. And, you know, I got to see it virtually. Mm-hmm. And yun nga, parang ang weird kasi naging fangirl din ako for a moment. I'm like, oh my God, andyan sila! Pero maganda yun. Dapat don't lose that, yung fangirl in you. Di ba, Richard? Bilang Richard, ito yung pinakauna sa ating lima sa showbiz. Charot! Wow naman! Wow naman! Huwag natin ang i-reveal. Oh, pero huwag nyo alisin yung pagiging fangirl kasi masaya lagi yan para laging may excitement, diba? Pero syempre, ba, para mas ma-excite yung mga hindi pa nakakapanood ng Connected, ipakilala nyo yung characters nyo sa amin dito sa Connected. Sinong gustong mauna? Richard, sa'yo paghandaan mo, kailangan maibenta mo yung character mo kasi last week, ibinenta ng bongga ni Chico ang character niya. So, ibenta mo doon dapat daw ngayon. So, mamaya ka na. Sino mauna? So, si Russo naman mauna. O, Russo, ano yung sinasabi mong ikaw yung nang-aasar dito sa characters nila? Cody? Ng Codrea? Yes po. Ako po si Paul doon. And teammate po ako ni Kobe, which is ito Per po. Teammate niya po ako sa soccer. Football? Opo, football. Hindi sure. Hindi sure. Kasi soccer lang yun sa atin dati, di ba? Russo. Yes po. Ayun po, teammate po ako ni Topher sa football. And isa po ako sa bully ni Andy sa movie po. Yes po. Mm-hmm. Paano po ano yung mga eksenang dapat nilang abangan sa iyo? Ikaw yung personal favorite na scene mo. Sa akin po yung nang hindi po nang walang spoiler na binibigay ha. Abangan lang nila kung saan part ng movie. Ayun. Siguro po yung inaabangan po nila para sa Ralph Gale. Kasi doon po talaga ako Mama Darls, nakalimutan ko pong boxing hero po ako. Dapat talaga yung napatili po ako. legit. Wow. Legit. Ganun yung kilig. Legit ang boxing po. Yung napatili. Yes po. Oh. Nakalimutan ko po minsan dun eh. Okay. Natatawa tuloy yung mga communizants natin dito. Oh, syempre naman yung Ralph Gale. Kasi ako, syempre hindi ko pa napapanood yung buong movie, pero dun sa teaser, dun sa trailer pa lang, ay parang kakaiba din naman yung role ng Ralph Gale. Hi. Pero mas ipakilala nyo. Kayo ang magpakilala sa character nyo. Sige po. Ako po dito, ayun po. Ang pangalan po ng role ko po dito, Miss Darla. Ako po si Genesis. Isa po siyang buko boy and napakakulit niya. Kung mapapanood niya yung... Sa trailer pa lang. Kung mapapanood niya yung movie, sobrang hopeless romantic talaga siya. Parang... lahat lang sa kanya, happy-happy, lahat lang tinatawanan niya, parang lagi siyang naniniwala sa happy ending. Kaya kapag napanood niyo yun, promise, matutuwa talaga kayo sa kanya. Tatawa lang kayo ng tatawa sa kanya. Nako, ano naman ang meron kay Genesis para mahulog ang loob ng karakter ni Gale? Sino ka dito, Gale? Ano to? Movie ang pinag-uusapan natin, hindi personal na buhay nila, ha? Wow! Mamaya yung personal nyo, ha? Okay! Sino ba ako? Ako naman. Sino ba ako? Nag-lag muna. Ako naman, ako si Phoenix, also known as Finn. Isa akong Filipino-American na music producer from New York. Tapos, pumunta ako ng Pilipinas in order to find something. Masungit ako on the outside, pero inside, I'm a soft girl. And the one that gets to soften me up is Jen. Nako, abangan natin yan ha. Bakit ka na palambot ni Jen? Diba? Pero naghanda naman si Richard dun sa role niya. Parang tama ba ako ang Chimanda lang ang may triangle na ganito na pronounced? Ibenta mo nga yung character mo, Richard. Nako. I think to keep it simple, parang medyo polar opposite kami ni Chico sa role niya as Rocky, someone that's very sporty, tapos very happy-go-lucky, mga ganun. Ako naman as Sky, polar opposite. I'm someone that that is very very calculated, very very intelligent. More of actually kasi si Rocky parang naging team captain ng football. Ako naman yung parang
logical ako na alam ko na hindi ko magaling sa football, magaling ako sa ma-architect, maging architect, doon ako naging ano, maging successful na architect sa Dubai. And then but childhood best friend ni Amanda, ay sorry, Amanda, si Sandy. And then parang na ito yung part na parang you guys will have to find out, did I already have feelings for Sandy na sobrang tagalan nung bata pa, or towards the end lang kung nakita ko na si Rocky may something nangyayari, doon ako nang in love para sa kanya. So up for you guys to interpret that kung ano sa tingin ninyo. But for me, like I said, polar opposites talaga. So depende kung napanood niyo yung Startup, medyo parang good boy ako si Kim Sun Ho doon. Ay, team good boy pa naman ako sa Startup. Ayan, so may ano na ako. Sa Startup. So we'll see sa movie kung ganun din ba or hindi. Let's see. Nakuha, tingnan natin. Parang hindi ako makapag-decide kung sino sa para pag sa good boy, diba? Pero ito kasi ang director niya ay si Direk Ted, diba? Alam niyo naman si Direk Ted, ang dami, parang highly accomplished director na rin siya natin. Even before pandemic, ang dami niya nang nagawa. Kamusta working with Direk Ted? Lalo na sa mga first timer sa pelikula, kila Ralph, kila Rusu. May mga napapagalitan ba si Direk sa inyo? May mga hirap ka? Sino kaya? Ay, parang meron. Meron ba, Gail? Nangyari. Who will reveal themselves? Okay. O, pumiyok na po. Ang guilty. O, yun, nagtaas na po ng kamay si Ralph. Ayan. Nangyari, Ralph. Hindi na po po pinapagalitan, pero siguro parang syempre pagod na po lahat. Tapos, hindi ko po kulit ka pa, charot. Na-frustrate on directed. Sobrang, meron po kasing time noon na sobrang sabaw na po talaga ako, as in. Pero hindi naman siya nahalata sa mga scene. Pero kung behind the scene noon, sobrang iba talaga, as in, nahirapan talaga ako. Tapos parang kapag ano pa, nakikita ko yung mga mukha ng mga staff or yung mga staff and crew, parang kinakabahan na ako kasi sabi ko, anong oras na, parang mas lalo po akong nawawala. Mas lalo ka na pressure. Yung kita mo, antok lang, yung pagod na yung lahat. Yung, parang sinasabi ng lahat, i-one take mo na lang to, ha? I-one mo to. Parang, pag hindi, papatayin kita. Parang nabasa ko po sa isip nila, ano ba naman? Bilisan mo dyan. Hindi makapis. Parang ganun eh. Pero, ayun. Pero lahat po mabait po talaga. Lahat po ng staff and crew, yung mga nag-iilaw po, yung mga art dev, lahat po sobrang bait. Kaya, para sa akin, mahaba po pasensya nila sa akin. Pati siyempre si Direk Ted. Alam po, kinabukasan kasi mainit-init pa po yung ulo niya nung pag-uwi po namin ng hotel. Parang ganyan lang pero, po sa escalator. Parang, ay sa elevator. Pero, bongga yan na na-experience nyo na yung ganyan sa first pa lang, di ba? Para, kasi I'm sure marami pa naman tong kasunod. So, bongga na na-experience. Rusu, kamusta naman? Ibang-iba sa boxing tong acting, ha? Sobra po, Miss Darla. And parang dati, sobrang nanibago po ako nung parang hindi ko alam anong gagawin ko. Pero pasalamat na lang po talaga ako. Sobrang gaan katrabaho nila directed. Sobra. Na parang di ko nakita na, di ko ma-feel na ma-pressure ako. Kasi para the way nila po kami alagaan dun sa taping ko, sa set, is sobrang barkada na magkatrabaho. Kaya sobrang ganda po ng vibe ng set namin. Mm-hmm. Well, ikaw, Gail? Masaya naman. Hindi ko sinabi na palakan ka, ha? Kamusta yung experience mo with Direk? Oo, with Direk and sa buong experience mo sa shooting. Buong experience. At first, na-intimidate talaga ako. Pero yun nga, during our initial interview na private, one-on-one with Direk, then I found out na Bisaya talaga siya. So I was like, mas magaan to. You know, like, you know each other already. And then, yun nga sa set, sa mga parts na kailangan i-activate talaga yung karga or yung bubog ko, those are my favorite parts because I felt like I was the most vulnerable then. Alam na na gagamit na ni Gail yung bubog. Yung bubog ba na word ay nalaman mo lang dahil sa movie or even before alam mo na siya?
During ano acting workshop, that's when I found out about it. Mm-hmm. Yung mga Comorizens natin, no, explain mo sa kanila yung bubog. O para magamit nyo rin yung bubog, guys. Kasi mga level lang po yan ng hugot. Oo. So basically, similar siya sa hugot. It's basically like a memory or something about you na parang that drives a lot of pain. So parang yan yung ginagamit namin para sa mga vulnerable scenes. So that mas ma-unleash yung emotion ng character and mas honest siya. So whatever you go through, kahit mga heartbreaks, guys, pwede mo yung magamit for your work, for acting. Nagamit mo? May nagamit ka, Gail? Of course! Hi! Hindi naman from the present. Ay, hindi naman. Ay. But sure ba? Sure ka ba? Ba't ganyan yung tiboral? Siyempre, parang lahat naman kami po may bubog po talaga nung ginagawa. Ah, hindi, pinag-uusapan yung kay Gail. Sir Richard, kamusta with Direct Char? Narinig ko siya sinabi ni Gail na may, Bisaya din si Direct. O di ba alam mo niyo may pag may connection na gano'n, mabilis agad. Ikaw, kamusta ka with Direct? O taga-UP din si Direct? Yes po. With Direct kasi I've known him, actually, he was my director for my first ever guesting sa teleserye, which was Be My Lady. Ayan, na-reveal na naman or na-remind na naman yung mga Comorizens natin kung kailan ako nag-start sa showbiz. Pero, charot! Yeah. so it was... Mukha lang siyang ka-age ng mga teens natin, ha? Ka-age talaga. Oo. Oh, child star ka pa nga pala nung sa Be My Lady. Correct. Mga 3 years old pa lang ako nung time na yan. So, naka-work mo na si Direk. Opo, yeah. And then we also kept in touch. Actually, no, we lost touch for a while. Pero nagkita kami ulit sa Singapore Media Festival where Direk actually won an award. And then, ako, I was there naman kasi I was hosting for one of the red carpet. Parang behind red carpet interview, parang ganun. And then from then on, we reconnected. And then we're very lucky na for this one naman, they chose me to be part of this. So I knew that Direk Ted is someone that's easy to work with and he's very calm. And hence why I was very confident that it would not be too much stress naman. In-enjoy mo yung acting, Richard? Yes, super. Actually, super ko na-enjoy siya talaga. Na parang, lagi ko sinasabi na ito lang yung parang yung kulang na hindi ko pa nagawa. Nagawa ko ng hosting, nagawa ko na yung mga various different types of projects sa showbiz. Yung acting sa movie lang yung hindi ko pa nagawa. Yung teleserye, nagawa ko na sa Love Thy Woman. And movie was the last one that I didn't get to do. And I'm so happy that finally kind of I can say na, ayan, movie star na din pala ako. Ay, joke lang. Ay, wow! natatawa ko ba sa mga kwento ni Chad? Kasi parang lumalabas, okay, yan sa The Love Dive mo, parang, uy, talaga, veterano. Ay, hindi naman veterano, hindi pwede veterano. Malayo pa sa veterano level. But at least na-experience ko kahit papano yung mga isa-isa ng mga ibang bagay sa showbiz. Paano, hosting or acting? Ooh, definitely want to do both. Hosting is where I'm comfortable, but I want to like push myself to go into the uncomfortable zone na naman. Kasi pag lagi ka lang sa comfort zone, hindi ka naman mag-grow eh. Kaya I want to try more acting for sure. Oo nga. Pati nga music video, ano? Ayan din pala. Napanood kita sa music video nung kay Lian, Kayla. Yes, oo. Kaya, veterano. Pero dito sa Connected, kasi nung nakachika ko si Kobe, si Andy, at saka yung Chimanda, parang ang daming ganap din pala sa mga off-cam. Yung mga, hindi pag hindi kayo nag-shoot, laging may mga pakain. Sino sa inyo yung ganon? Ano yung favorite part nyo ng, ano, ng off-cam, ng Kenga moments? Favorite off-cam moments? Yung hindi kayo nakasalang, yung hindi nag-work, pero kasi syempre pag naka-lock-in, ano yung mga pinagkakaabalahan nyo? O yan, sabi ni Rainbow Kisses, sino ang galante sa inyo? Sino ang galante? Sino mahilig magpakain? Sabi ni Ralph Amanda. Magpakain ba or mag... Ay, nawala? Ano nangyari? Nawala tuloy. Ay, ama. Gail, ano nangyari, Gail? Bakit? Ano ba? Ang pa-suspense ka pa dyan, Gail? Ano ba? Si Gail palagi nalilibre. Ay, hindi. Ano? Ah, hindi. Pataan niya? Pag sa food, siguro. Sino kayo pag sa food? Maglalante sa food.
Amanda sa food. Sa food. Oo, kasi ako sa ano, ako sa other drinks. Things. Yeah. Drinks like soda, milk teas, water, milk tea. Yeah. Water, juice. Water na may lasa, mga ganun, oo. Yeah. Nagkonting matapang na lasa. Mas nakilala niyo pa ba yung isa't isa? Kasi 'di ba last parang December niya ba 'tong ginawa, 'di ba? So medyo fresh pa yung ano, yung PBB experience. So mas nagkakilanlan ba? Ano yung mga pinaka-memorable na moments niyo? Hey, thank you sa pulang kabayo. Thank you. Nagpapulang kabayo ba si Richard? Charot. Ay, ano yan? Ano yan? Hindi ko alam yan. Ah. Ikaw, Ralph, anong favorite part mo nung sa shooting? Ako siguro po yung after po namin mag-shoot, yung tatambay po kami sa isang kwarto lahat. Tapos magbabanding lang po kain, mag-uusap-usap, maglalaro ng Jenga. Tapos, ayun lang po, kwentuhan lang po talaga about life na parang doon po talaga kami mas nagkakakilala po talaga lahat kasi nagsishare po kami ng mga karanasan sa buhay, ganun. Tapos, tawa-tawa. Ako po. Sino roommate mo? Si Kobe po, pero lagi po ako nakatambay kila Gayle. Kayo na kita? Kayo na katumatambay? Po. Kanino ka tumatambay? Sa kwarto po nila. Pero Richard, tama ba? Si Chico ba roommate mo? Yes, Chico. Chico was my roommate. And that was my first time meeting him. And parang first day pa lang, super nag-bond na kami, nagkwentuhan na kami about life, about ano bang goals namin sa buhay. Eh kasi kami dalawa yung parang medyo ka-age eh. Kaya medyo malalim yung mausap. Kapag may konting library. Pero hindi namin na-feel yan. Kaya shooting scene, kung yung mag-send na kay moment na ano, super itchard emotions. Ay, karibal ko to. Kailangan dapat ano. Chico was such a nice guy na we really bonded very well. So first day pa lang nag-bond na kami talaga. Sumama ako sa room nila, Ralph. Nag-stay ako saglit. Nakitambay. Opo, pagkabukas, kailangan ko na umuwi nun. So, umuwi agad ako ng umaga. Oh, dapat pala si Tan ang tanongin natin kasi si Tan ang kasama mo na madalas. Gail, ikaw, sino roommate mo? Roommate ko si Amanda po. Oh, kamusta naman? Masaya naman kasi ano, I always stay at her house naman. So, it's, you know, the same stuff. Pero yun nga, si Ralph lagi nandun sa kwarto. So, like, yung mga tubig namin, nawawala bigla kasi kinukuha niya lagi. Hindi naman nagtatanong minsan. Pero kasi syempre, tatlong love teams itong nandito eh. Tinanong ko Amanda, tinanong ko to sa Codrea. Sa Ralph Gale, sa lahat ng Ralph Gale fan, ano level ng kilig ang mararamdaman ng mga Ralph Gale? 100. Ay, ito yata yung pinaka-ano talaga. Hindi nang sagot nila 100. Nilampasan nila yung meter. Yeah, 100 out of 10 kasi to, diba? Out of 10 yung sinasabi ninyo. Kasi like legit, even me as a viewer, I think just like what Russo said kanina, sila ni Ralph Gale talaga for me were wow. Grabe, ano nangyari dito? Hindi ko to na-expect talaga. Kinilig. Parang ko isang beses lang yung mangyayari. Okay, kaya ba ganun yung level? Dahil ba hindi lang role?
Ang Richard, hindi lang ba sa role, pati sa personal ba, hindi nila si Jen at saka si... Kaya pala natural na natural. Ah. Ay, wow. Ay, wow. Kasi basta yung mga may mga eksena na kala mo isang beses na mangyayari. Parang mga 2-3-4 times na nangyayari. Nagulat ako talaga. Na parang like, oh my God. Oh my God. Bakit meron ba? Ako, yan na yun eh. Ano itong inulit-ulit na to? May kinalaman ba to sa mga comments kanina na Gail the Kisser? Ay, maybe, who knows? Wala po, napatungo na po si Gail. Pero wait. Pulang-pulang yung face ninyo, guys. Kaya nga. Ano, Ralph? Po? Ano? Basta abaka na lang po nila. Pumili na po kayo ng ticket sa KT Exact. Yes, good segue, good segue. Ganda na pagkapasok, ha? Pero idire-diretso natin, total na simula ni Richard, idire-diretso natin yung booking and portion natin. Meron tayong, kasi nung Cody at saka Chimanda, the love team lang sila, dalawa lang sila nag-guest, medyo pakilig-kilig, charirat lang yung mga ginawa namin. Ngayon, mag-booking ang tayo. Pwede nyo isali si Kobe, si Andy, si Chico, si Amanda, kahit directed. Mag-ano tayo, mga pinaka, mga gano'n. Mas sobrang simple lang. Sabihin nyo lang kung sino yung mga pinaka na maiisip nyo dito sa mga sasabihin ko. Okay, madali lang muna. Pinaka mabilis mag-memorize ng lines. Andy yata yan. Yeah. Ikaw din, agree ka, Gail? Andy, for sure. Ikaw din, Rusu, na-experience mo. Oh. Pinaka... masipag mag-aral ng script. Ibig sabihin, pinakamasipag mag-aral ng script pero hindi pinakamabilis mag-memorize. Charot. Aral ng aral, hindi makamemorize. O hindi. Sino pinakamasipag mag-aral? Yung kahit break time, basa ng script, emote ng emote. I think, Chico? Yeah! Chico! 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 Oh, Chico yata? Kasi usually pag nagbabonding tayo sa kwarto, siya yung lagi sa nasa kwarto na parang nagmemorize ng lines and all that. Ano, kasi yung character ni Chico, di ba, football player din? Opo. Yeah, football player. Kasi si Chico ay Bisaya din, di ba? Tama? Yeah. Uh-huh. Pero ano ba yung ano niya, role niya dito, Richard? Ma-English ba? Medyo ma-English siya. More English than Tagalog kasi mas complex. Comfortable yata siya sa English sa Tagalog. Pero aral ng aral. Uy! Taray, pero buti pa sila. Sila si Ralph. Derek na din po nagsabi na huwag daw mag-overthink and huwag daw mag-practice kasi kapag napo sa English mo. Totoo naman. Oh, karoon ako na. Hindi, based on yung mga na-achievements, yung mga na-observe sa 5 years ko in UBS. Yan din naman yung nakita ko. Sino ang pinakamabilis kumilos? Pinakamabilis kumilos. In terms sa lahat, sa pag-prepare, pag tinatawa, pag call time, andun agad. Mga boy siguro. Oo, kasi yes, ayos. All. Yeah. Lahat ng time. Ay, for sure hindi si Kobe pag sa boys kasi lahat tayo si Andy muna. So, tingin ko ba? Ako, wala akong hinihintay eh, kaya dire-diret ko na. Oo. Bakit si Kobe ba kasabay na naghihintay sa room ni Andy? Or minsan may kasama siya. Sino yan? Gail, totoo ba Gail? Na? Kasi yung roommate mo may naghihintay, nasundo, inintay siya. Sa'yo ba meron? No comment. Ay! Minsan sinasabi nga ni Ralph, ay wait lang, hindi lagi para ano, sabay-sabay na tayo, mga ganun yan eh. Eto, pinaka-perfectionist pagdating sa mga eksena.
yun sa kwento po ni Genesis at saka... Ah, sa iyo. Yung oh. Sa hirap. Basta yung naka-bluesando po ako dun. Tapos pasena po kasi dapat sobrang lungkot ko na po tapos biglang sasaya. So, ang hirap po kasi yung umiyak ka na tapos parang bigla kang babawiin na parang sasaya ka po bigla. So, doon po ako parang na-challenge. Parang bata lang. Parang bata. Di ba ang bata kayang-kaya yun? Yung umiiyak biglang tatawa na? Okay. O, next. Pinaka madalas malate. Chico. Si parang ano, oh, nga no, parang nga. Kahit wala nga. Nag-ready. Late talaga siya. O nga pala no, o nga pala. Ano ba? O, pinakamalakas magpatawas. Kahit taas na, kung sino nakita mo gano'n, yung pinakakain ko yung... Kaya naman. Ubus na yung mga bukas na lahat pero siya meron. Ayan! Hindi, parang si Ralph, gano'n naman kasi talaga personality ni Ralph, di ba? O pinakamalakas kumain? Ralph. Si Ralph. Kamay ni Chico. Ay, si Chico yung maaga matulog. Kasi palagi, ubus lagi yung pagkain na dinadala sa kanila sa kwarto. Pag oo. Pag ako'y labas, sabi ko, kami nga ni Kobe, minsan di namin siya na kakain kagad. Pero sa kanila, mamaya ubos na kagad yung sa kanila. Oh, kami ni Chico, tapos when we order food pa and all that, kami ni Chico, we just eat a lot talaga. Pero, pag napag ganun nga, halimbawa nung nabanggit yung nauna matulog si Chico, asan ka nun, Richard, dahil sa room ka lang din, o nakikitambay ka sa ibang room? Nag-chill lang kami ni Amanda, Gail, Ralph. Kami parang nag-chill, kwentuhan, chikahan. Minsan sa rooftop, dun masaya dun kasi mahangin. Saan ba itong location, yung lugar lang, yung lugar, saan? San Juan po. Sa San Juan, yeah. There was a hotel, yung sa hotel arrest namin, tapos may isang rooftop na, tapos may pool pa, magano, tapos may area na pang mahangin na we get, just sit and chill. Kaya madalas ako dun sa taas kasi... Magandang view eh, magandang view. Nagmumuni-muni si Richard doon. Oh, mahilig magmuni-muni. Mm-hmm. Ano ba, anong iniisip mo? Yo, nawalan ko love team, bakit ganun? Hindi fair. Ikaw ba, Chan, gusto mo ba may love team? Ay, hindi na. Personally ha, gusto mo ba may ka-love team? Hindi na love team. Parang love life na lang. Ay, joke lang. Oh! joke lang. Hindi. Wala hindi naman kami naniniwala. Kayo ba, wala bang love life? Ako po? Ay, walay. Pag nakakasama nyo, walay? Ay, love you? Richard, wala ka namang ka-love team. Pwede mong i-reveal kung may love life ka. Ako wala akong walang love life. Pag nakasagot yung dalawa. Wala eh. Kasi pag niyaya naman po si Richard, nandyan po agad. Di pupunta po talaga sa mga gala eh. Parang ang hirap po kasi pumunta pag minsan, di ba, pag may jowa. Ganun. Tama. Talaga ba? Pag ikaw, ano, Ralph, ganyan ka rin ngayon, nahihirapan ka pumunta kasi, ano, ay pumayag ni Gabe. Kasama na po po kami lagi sa mga gala. No need na po. Strict ka ba, Gail? Ha? Huh? No? Strict na friend, ganun. Strict na friend kasi. pag nagpaalam, halimbawa si Ralph, uy, punta ako sa ganyan, okay lang, pero pag pumunta talaga siya, galit ka. Hindi naman. Ba't siya magpapaalam sa akin? Hindi naman po siya ganun. Kasi kasama din po siya doon. Kasama rin naman siya lagi. Pero wait, si Russo, ikaw ba Russo, may ganun ka? Ano po? May ka-connected ka in real life? Wala po. Oo, kasi parang nakikita ko, kayo na lang nilata ng laging wala kayong ginawa, hindi maglaro. Kulang na lang po, magkapalit kami ng mukha nito. Andiyan po si Tan? Wala po. Pinapapunta po ako sa... Nagpunta ba siya sa premiere night? Yes po. Bongga. Oh, pero nung ano, sino sa inyo, dun sa mga nasa premiere night muna, sino yung mga nakita nyong naging
emotional nung napinapanood na yung movie. Ayan na, edited na, final na, eto na yung pelikula. May mga naging emotional ka? I think lahat tayo, di ba, Ralph? Oo, lalo na po nung bago po kami mag-start. Kasi with Direk Loren po dun sa harapan. So, nasalita po siya. Tapos, yun nga po, nag-a-advise din po siya. Tapos, si Kuya din po narinig po namin. So, parang lahat po talaga. Oh, po. Oh, si Big Brother, my God. Andun, as in, kinausap kayo ni Kuya. So, may message po siya sa amin. Kala namin, ano nga eh, video message eh, pero hindi, audio message lang. Richard, no, hindi ka pa nasanay dun sa kuya mo. Sa kuya mo. Kuya ko talaga. Question, Gail, kahit ba wala kayo doon, ano kayo, pinapanood sa inyo yung actual showing, hindi na? For that part, wala na po. Ah, wala na. Hindi ko lang sa Twitter after. Oo, no to piracy kasi syempre. Baka mag-leak-leak pa, di ba? Mm-hmm. Oo. Pero syempre, ang dami na na-excite kasi ako mas lalo akong na-excite, mas lalo akong na-FOMO na hindi ko napanood yung nung Thursday. Invite niyo yung mga communizens natin. Saan mapapanood itong Connected at saan sila pwedeng bumili ng ticket? Sino magsasabi? Hey, guys, si Chico memorize niya, Richard, ha? 40 daw ni Chico yun eh. Yan ang yung line niya kasi sa lahat ng ano eh, na kailangan niya. All the promos, siya talaga yung sasabihin yung part na yan dapat eh. Kaya, may lag-lag! Okay, so, alam na alam. Oh my God. Pero sige kayo, invite niya sila. Go. Sino? Gail. There's a lot of places, so one by one na lang yung mga ibang sites. So guys, Connected has been streaming since July 22nd. The very first place you could watch it is ktx.ph. And right now, they extended the dates until August 23rd. So you have until then para manood ng Connected. Pero saan pa ba pwedeng ipanood ang Connected, guys? Yeah, pwede nyo mapanood sa, yun nga, sa ktx.ph, sa i1tfc, sa IPTV, tapos sa Sky Cable. Sure ka? Sure ka? Tama po yun, Starla. At ayun na nga, showing na siya. Kaya sa mga naku-curious dyan, ako panoorin nyo na para malaman nyo na ang buong story ng Connected. Kaya bumili na kayo. Yes, and it's only for 249 pesos. Pag napirapak sa abroad ka, it's 499. Ayan, bali lang. As directed always say, bali lang yan guys. Kaya nyo yan. Oo, may mga pag-drop nga lagi kayo ng virtual gifts, no? Pambili pa ba ng ticket? O, Russo! So, ayun guys. Kahit wala kang ka-love team dito, pero bilang boxingerong kinileg. So, ayun guys, sobrang ganda talaga ng movie na to and sobrang sulit na kailangan dapat yung panoorin. And ayun, nasabi na nila kung saan kayo manonood sa chinat ko pa sa Ate Gail. Ate Gail, saan ba? Di ko alam. Sa Sky Cable and PTV. Ayun, so let's go guys. Pero nakumpleto ba, Gail? Nakumpleto yes. Lahat ng platforms? Aha, tama. O, pero aside from Connected, ano pa yung mga aabangan sa inyong lahat? Well, Russo, ano pa mga aabangan sa inyo? Russo, ano ba? Mga YouTube, mga vlog, ano, go. Ayun, guys, mapapanood nyo rin po ako sa isa sa mga episode sa Darna and... Wow! Ayun. Yun, i-follow nyo lang po ako sa mga social media ko. Yay! Nice. And ako naman, guys, just follow me on my social media accounts. Lahat ng social media account ko ay Richard Juan, RichardJuan. And dun ko lagi na in-update yung mga kaganapans ko. So, a lot of interesting stuff happening in the next couple of weeks, months. And of course, my birthday is already next week. Next week yata, August 2. So, baka may mapasabog tayo dyan. Who knows? Baka wala, pero baka wala naman siguro, to be honest. Just pero yun. Ano ba? Mag-reveal ka ba ng love life sa birthday mo? Ay, lima yung love life na ipapareveal ko. Wala. Hangout, please. Ano yung Wanderers Hangout daw? Oh, Wanderers Hangout. Ito yung laging... Wanderers kasi is what we call the fandom. And then they've always wanted to have like a hangout session, meet and greet. And it's been a while na din. Since our last one was kasi ano eh, pre-pandemic pa eh. And ngayon kasi cases are going up again. Medyo nang worry ako. And I want to make sure that everyone is safe.
So I'm kind of waiting for the good time na parang like mas pababa din cases so that we all can hang out together again. May mga existing shows ka ba ngayon? Not as of the moment. Ah, so pwede palang tumanggap si ano, si Richard ng isang hosting ano. Sige nga. Pwede. Ralph Gale. Ako po, yun po, pwede niyo po ako mapanood sa Pi Channel. Pwede. Yes, congrats. Ang saya ng Pi. Thank you, Ms. Darla. Pwede niyo po ako mapanood sa Pi Galingan. Ano po yan? Every 4 p.m. hanggang 7 p.m. yan. Siyempre kasama ko dyan si Samantha Bernardo, si Eric Zaragoza, at siyempre ang bago naming kamyembro na si Angie Salvacion. Kaya for sure magiging masaya kayo pag napanood yung Paigalingan kasi puro acting, puro mga talents, mga nangangarap maging artista, pwede kayo sumali doon. Kaya naman, i-follow nyo din ang Pi Channel that I am Pi Official para mas updated kayo sa kanila. And ayun, i-follow nyo din ako dito sa Kumu at syempre sa social media account ko, Ralph Malibunas with double H kasi taken na yung isang H. Kaya buti pa yung YouTube dahil taken. Charot. Buti pa yung username taken. O, ikaw, Gail. Okay, for me naman, mga individual stuff. Connected din kay Ralph, actually, I might become a guest host sa Paigalingan. So, abangan kung kailan yan, guys. And as related naman to connected, may Metro photoshoot pa na lalabas. Ano pa ba? May mga videos and interviews from Star Magic na lalabas pa. Yes. Abangan kung kailan, guys, kasi madami pa. As for the mall show, meron dapat kanina, kaso na-cancel. So, we will reschedule it. So, follow Star Hunt and Star Magic. Ay, kasi yun nga, si Amanda wala dito. Kami ni Andy, we're not feeling well. So, malamang magiging boys lang sa mall show. Hindi pwede ganon. Yes. Fofomo na naman sila kasi. Exactly. Yun. So, then what else? So, yun lang. And then possibly for me. I believe, parang I'll see you on ASAP, di ba? Yes. Ay, kaya lang, sorry for love teams only, Richard. Sanay na ako dyan. Sanay na ako dyan. Hanap na ako muna ng love team. May mga recos kayo, paki ano lang, send sa IGDM ko, tapos i-check ko kung sino pwede. Wow, ganon. Mag-choose ko. Sa also, hindi kasama si Richard. Kasama naman siya. Kasama naman. Minsan may fault. Yeah. Ano, solo nga eh. Nagbo-bosho ka. Third wheel na third wheel pa rin sa world. Ang saklak naman, Richard. That's life, yo. That's life. Gotta accept life. Oo. Oy, pero syempre, alam naman natin lahat, maraming nga nagre-request kay Gil sa ASAP dito. So, tatapusin natin yung episode tonight sa isang kanta from Gail kasi she's feeling better na. So, kakantahan daw tayo ni Gail. Nahiritan siya ni Captain Luz. So, thank you, Gail. Love you, Kat. Medyo weak pa rin yung boses ko, pero just a little something for all of you guys for tonight. Okay. A cappella lang to, guys. Okay, go. Kung inakala mo ng pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ko marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Yawan. Sino si Buko Boy? Buko Boy. Oh, thank you, Cap Luz. At least may tayo kaya kung showers ni Captain Luz. Nah. Pero nag-comment na sila lahat, oh, para kay Buko Boy daw kasi yun. Sino yun? Let's go, Buko Boy. Ay, guys, abangan ninyo mga Buko Boy and of course, Phoenix na eksena na grabe, tatlong beses or apat na beses nangyari. Nagulat ako talaga. Yung reaction ni Miss Marlo. Antun ka nun, Richard, nung tinitake yung eksena. Hindi, kaya super gulat na gulat ako when I watched it sa premiere na parang like, oh my God, daming beses pa nangyari. Kala ko isang beses ng Buko Boy. Kami rin, na-shock kami. Nagulat din ako, kala ko isa lang yun, na parang sabi ko isa lang yun, isang scene lang. Tapos nung nakita ko na yung premiere net, sabi ko, ito ako yun.
Ay, ang iniisip nakalimutan ninyo na ginawa ninyo yan? Sa sobrang pagod kasi. Wait lang, akala ko talaga ang pinag-uusapan niya ilang takes lang. Ibig sabihin, iba't ibang eksena to? Ibang ibang scenes, yes! Gulat na gulat ako! Pero ano, nabalik tuloy tayo sa chikahan. Okay lang yan, may time pa naman. Pero Richard, yung nakita mo sa screen, may ilangan ba or parang komportable naman? Parang natural lang. Sobrang komportable, kaya gulat na gulat ako. I was like, what? Ay, basta madaming beses. Totoo, Russo, agree ka doon? Totoo ba yan? Opo, baba, Darl. And so, ito pa nung nakakatawa kasi may last scene tayo nung Richard, no? Happy ending na gano'n. Habang sinasayos tayo. Tapos nasa harap ko. Nagumanan ako. Hindi ko alam. Diba? Grabe! Alam nyo, Gail, yung totoo, pinractice nyo ba para magmukhang gano'n ka natural? Ay! Did that happen? Hindi natin alam yan. Ako curious ako, pinapractice mo yung gano'n? Hindi ko sinabi kayong dalawa ang nagpracticean, ha? Hindi ko na pwede naman mag-practice ka mag-isa sa salamin, sa kabang. Mentally lang. Mentally. So minsan in-imagine mo pala, Gail, na ano? Kasi I need to be praying with the joy! Hala, huli! Guys! Okay, moving on, guys. Oh, Raf, ikaw. Ba't hindi ka nagsasalita? Si ikaw ba, Raf? Magaling ka talaga doon? Magaling ka ng actor. Marami ka bang... Marami ka na bang... nagawa noon? Ako, actually po nanood, bago po namin, bago po kami mag-shoot, nanonood po ako nung pinapanood ko Joshua Garcia, yung sama po nila si Miss Chris Aquino. I love you, hater. Oo, parang nanonood po ako nun kasi rom-com din po yun. So parang tinitingnan ko din kung paano ba yung ginagawa naman. Pero nagpa-practice po kami, pero hindi po namin pinapractice. Anong ganun? Oh, pero balinig mo, Richard Russo, ha? Sabi, nagpa-practice po kami. Oo, oh, diba? Diba? Nagpa-blocking, sabi, parang ganyan yung mangyayari. Ganun. Diba, Gail, nung kapag binabasa natin yung script, parang nakatayo pa tayo, ganyan, na. O parang, ah, ito yung part. Tapos oh, ito yung ano, ganyan. Pero walang nangyayari, ha? Walang nangyayari. Parang walang chuchaka. Walang defensive. Chuchaka. Walang ano? Walang ano? Wala. Okay na, basta panoorin niyo po ang Connected dahil maganda po. Oo. Alam mo, yan, feeling ko dadalhin niya yung movie. Nako. As in, Richard, ah, walang ilangan, walang, kasi di ba minsan may mga pelikula na pag pinanood mo ganyan, yung parang off yung kiss, yung parang hindi marunong pa. Pero ito, parang real life. Natural na natural, Miss Darla. Grabe. As I was just gulat na parang like, wow, the first one was like, oh my God, wow, super ano na. Tapos may pangalawa pa. Tapos biglang may ano pa. I was like, ha? Ilan ba to? Nakakaloka. Baka dahil sanay, baka sanay kasi tumira sa Paris o so sanay sa French. Charot! Oh, wow. Charot lang. Charot lang. O pero guys, kumulizens, manood po tayong lahat ng Connected. Ha? Again, sa IPTV, iWant. Saan pa? PFC IPTV. And then also Sky Cable Pay-Per-View. Ayan. Yes. Tickets. KPX.ph. At magkano? Distributed by Sina Express. And 249 pesos. And if you're from the US or other places, $4.99 lang. Oh, ayan, may mga nagko-comments na ang ganda daw. Oh, ayan, ang dami na nakapanood. So, aside pala from the invitation, i-thank you nyo na lahat ng fans nyo kasi may mga nakapanood na nanonood sa atin ngayon. I-thank you nyo na rin sa mga naka-watch na. Yes, legit. Thank you everyone for watching kasi alam ko sa mismong premiere yung 21 nanood sila tapos bumili ulit sila ng ticket for today and tomorrow and many days to come. So grabe kasi paulit-ulit na yung mga scenes. Sinili yung wine ganun kasi happy talaga sila sa movie, no guys? So thank you for supporting. Uy, sa Hong Kong, oh, may nag-comment pa, $38. Wow! Mm-hmm. Isang ano lang yan, McDonald's meal lang yan sa Hong Kong. Mura lang yan. Wow. Oh, diba? Alam na alam.
Alam na alam talaga. Oh, isang shout out mo kay Atay John Richard. Nabasa kay Ate Joy. Hello, Ate Joy. Hope to see you soon. Thank you for the support. Yay, yay, yay. Please watch Connected, the movie. Yeah. Tell your friends. Last na. Singing and acting, Richard, hindi ka comfy. Ano pa, sorry? Singing and dancing. Right. Singing and dancing, ito parang siguro mga 10 years ago nag-give up na ako dyan. Alam ko na hindi yan para sa akin. Parang, ako kasi yung kasen tao, tulad sa Sky View, sa character ko talaga, alam ko ano, hindi ako magaling. Hindi na ako mag-practice dyan. Alam ko hindi ako magaling. I'll rather spend my time on something that I know may chance pa. Sa singing and dancing, just go, wag na. Don't even bother. Parang ganun levels talaga. Oh, sabi ni Jelly Ralphgate, si Gail daw yan. Ayan, oo. Oh, pero abangan natin. Sa mga nakapanood na ng Connected, thank you. Sa mga hindi pa nakakapanood, ako guilty, hindi ko pa napapanood. Pero finally, weekend na, wala ng labada. Papanood na natin ng Connected. Congratulations sa inyo. At saka, good luck. I'm sure marami pa itong masusundan pa to. Russo, congrats! Thank you for spending your Saturday night with us, guys. Thank you, Richard, Rusu, Rob, Gail. Thank you. Thank you for having us. Thank you, guys. Thank you for having us. Yes. Thank you, guys. Next week, makakasama natin sa news ko yan ang latest Pinay na bumandera sa digital billboard sa New York. Maris Racal, live next Saturday dito po sa news ko yan. Kaya kita-kita ulit tayo next week. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. May fur baby. Yan na lang daw. Ito daw. Bye. Ito na lang. Riffy, say bye-bye. Bye-bye. Bye, guys. Bye-bye.